Crystal had the most beautiful dream that night. She dreamed that Ace and her got married in private, pawang sila lang at mga malalapit na kaibigan. It was a beach wedding and she was just wearing her usual jeans, while Ace was wearing his khaki shorts. Yun nga marahil ang dahilan kung bakit hindi mawala sa mukha ng dalaga ang isang matamis na ngiti. It seemed true that her heart flutter in happiness. Nang tuluyang ibukas ng dalaga ang mga mata ay mas lalong naghurumentado ang puso nito, mas lalo ring lumapad ang nakapaskil ng ngiti nito sa labi. Nang maramdaman ang mabigat na bagay na nakadagan sa may baywang nito, kinapayo ng dalaga, at hinela para mas humigpit pa ang pagkakayapos nito sa kanya. Then she turned to face him, and saw the most handsome man she had ever laid eyes on. Ang mabagal na paghinga nito ay tumitama sa mukha ng dalaga. Ngunit, hindi nito alintana yun. She stared at him intently as if her life and death depends on it. Her eyes traced and lingered every feature of his face, and it was still perfect for her sight. His striking pointed nose, his thick eyebrows that made him look intimidating, his perfectly shaped lips that sent her heaven countless times, and his jawline with small hair on it. He was undeniably a gift from heaven to woman, and she was lucky because she had him. Sa naisip ay hindi mapigilan ng dalaga na iangat ang kaliwang kamay, at haplusin ang mukha nito ng dahan-dahan. Habang ginagawa yon ng dalaga ay umuukilkil din sa isip niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Kung paano siya ingatan at halos sambahin sa bawat haplos at pag-angkin nito. She wanted him her rough and hard but Ace wanted to own her in his gentle way as possible. Para bang isa siyang kristal na dapat ingatan, nevertheless, her heart still fluttered how he claimed her. Her confusion and uncertainties disappeared like thin air, nang makuntento sa ginagawa ay siniksik ng dalaga ang sarili sa malapad na dibdib ng binata. Wala itong saplot kaya malaya niyang nararamdaman ang maliliit na buhok na tumutubo sa balat nito. Maging ang dalaga ay nakahubad din dahil sa kapaguran, but, she didn't care at all, she wanted to feel Ace's bare body to her. Nakakagaan ang pakiramdam ang init na nagmumula sa pagdadalaiti pa lamang ng kanilang mga balat. It was long time ago since she felt the same security, sa parehong paraan kung paano siya yapusin ni Ace katulad na lamang ngayon. Marami mang nangyari hindi pa rin nakalimutan ng katawan niya ang pakiramdam kapag kasama ito, lumuha man siya at nasayang ang mahabang panahon, nananatili pa rin ang damdamin, nakaukit na ito ng panghabang buhay. Are you awake? Tanong ni Ace, halatang kakagising pa lamang nito dahil sa tono ng boses. Mabilis namang nagtulog-tulugan ang dalaga at ipinikit ang mga mata, pinilit nitong maging banayad ang paghinga, hindi nga lamang ito sigurado kung nagawa ba nito iyon ng maayos, ang totoo. Nahihiya ang dalaga, dahil sa kapuso ka ng nagdaang gabi dahil siya mismo ang nagudyok sa binata na angkinin nito. You're not a good actress, Chris, tukso ng binata. Nang tumawa ito ay napanguso na lamang si Crystal, na natili pa ring nakapikit ang mga mata ng dalaga, kaya't naramdaman na lamang nito ang mga maiinit na halik ni Ace sa mukha nito, hanggang ang nguso ay napalitan ng pagngiti, at ang nakapikit na mga mata ay bumukas ng dahan-dahan. Good morning, bati ni Ace, nakangiti ito maging ang mga mata. Morning, hindi pa ako nagto-toothbrush, eksaheradong wika naman ni Crystal. Mabilis din itong bumangon at naghanap ng maaaring ipantakip sa sarili. Nang makita nito ang puting t-shirt ng binata, at agad nito iyong isinuot. Habang pinagmamasdan ni Ace si Crystal na nagmamadali, ay hindi na nawala ang ngiti nito sa mga labi. Last night was a bliss, he admitted how he felt and Crystal admitted too. May mga bagay man na kailangan pa nilang ayusin, ngunit alam ng binata na madali na lamang iyon. Dahil kasama nito ang dalaga, the bond they had was more stronger, now that they confessed and settled everything between them. Ilang sandaling pinagsawa ni Ace ang sarili sa ganoong posisyon, habang tanaw pa rin ang hindi magkanda o gagang dalaga, malakas ang boses nito habang naghahanap sa kailangan nito, yari sa salamin ang bathroom ng binata kaya kitang-kita nito ang dalaga mula sa loob. Halatang iritable ito at hindi mapalagay. He shook his head seeing Crystal frown, he got up and headed towards her direction, ni hindi man lamang nito napansin ang kanyang presensya, kaya't mabilis niya itong hinapit mula sa likuran, napangisi siya nang matigilan nito, lalo pa nang matingnan ito mula sa salamin na nasa harapan lamang nila habang napapalunok, hindi na rin nagtaka ang binata kung bakit nito iyon nagawa. It was obvious because his thing was her from behind. Anong ginagawa mo, Crystal stuttered, natawa naman ng mahina ang binata at kinagat ang batok nito, tinampal naman kaagad ito ni Crystal na nagpatawa dito. You're really cute, Chris, I hope we could share more memories like this,
Pahayag ni Ace, natigilan naman si Crystal at napabuntong hininga. We will, saad nito na ikinangiti ng binata, saktong alas 8 nang bumaba ang dalawa, they were holding each other's hand while walking, para bang hindi sanay ang mga ito kung hindi hawak ang isa't isa, they looked like lovebirds that couldn't be separated, masaya at nakangiti na para bang wala nang sino man ang magpapahiwalay sa mga ito. Ngunit, napalis ang ngiti sa mga labi ng dalawa nang mabungaran sa magarbong sala ang mga magulang, naroon si Adele, katabi nito ang asawang si Thomas, habang sa kabilang upuan naman ay naroon ang mga magulang ni Ace, katabi ni Clary ang asawang si Ellen na balot kahit pamainit ang panahon. Mabilis naman kaagad ang pagbaling ng tingin ng mga ito sa dalawa nang makalapit habang tanging pagkunot lamang ng noo ang nagawa ni na Ace at Crystal, para sa mga hindi inaasahang bisita, formal na formal ang mga itsura ng mga ito, para bang napakasagrado ng mangyayari na kahit ang paghinga ay halos pigilan na rin ng mga ito. What is it pagputol ni Ace sa katahimikang namamayani? Please son, sit down, awat naman ni Clary. Nakita kaagad nito ang naiinis na presensya ng anak lalo nang balingan nito ang sariling ama, hinawakan naman kaagad ito ni Crystal sa braso para pigilan ang galit nito. Please, Ace, huminahon ka muna mahinang bulong ng dalaga. Bumaling naman kaagad dito si Ace at tumango, unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nang makaupo ang dalawa ay naunang magsalita si Clary, I know we have caused pain to the both of you, tumitig ito sa dalawa, it was all planned, dagdag nito. What, parehong hindi makapaniwala si Crystal at Ace sa mga nalaman, lalo pat nang galing iyon sa bibig ng ina ng binata. Tila ba umurong ang dila ng dalawa matapos malaman ang lahat mula sa mga ito. Maging ang mga magulang ni Crystal ay hindi rin nagsalita. They already know about it. Clary asked forgiveness a long time ago. Nanatili silang tahimik kahit nasasaktan sa pagkawala ng sariling anak, gayunpaman, hindi pa rin nila pinalagpas ang pag-amin ni Ace sa ginawa nito sa anak. They sent him to jail and released him afterwards. Ace, you're very playboy back then. I saw how you dumped girls like they didn't matter to you. I saw how you changed them every single time. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit pinapalayo ng daddy mo si Crystal sa'yo? Mahabang paliwanag ni Clary. You should have not mingled with my business, mama. Galit na turan ng binata. Mahal ko si Crystal, and why is it that you're still pursuing that marriage for convenience thing? Do you really think that I will believe you? Tumayo ang binata. Mababa na agang galit sa mga mata nito, because, we only wanted to prove our point. Malakas namang sagot ni Clary sa anak, but you prove us wrong. Anak, you've changed a lot. Akala namin magbabago ang isip mo dahil kasal na si Crystal. We wanted the best for the both of you, and, this is so wrong, Ace. Attorney kayong dalawa, but you're committing infidelity. What the, hindi natuloy ang sasabihin ni Ace dahil pinigilan ito ni Crystal. She stood up and faced their parents, tiningnan ito ng dalaga isa-isa, nang may tiwala sa sarili. Hindi po kami kasal ni Van Edick, wala rin po kaming relasyon simula pa lang. I am immature back then, tita, mom and dad, I am sorry if I disappointed you, but, I love Ace from the beginning, noon pa man ay mahal na siya ng batang puso ko, at hindi yun nawala. Bumaling ang dalaga sa ama ni Ace, please, Mr. Ellen, allow me to love your son, to be with him and our kids, please, accept me as your daughter-in-law. Matapang na saad ng dalaga. Sa nakitang reaksyon ng apat sa mga anak ay napangiti ang mga ito, naguguluhan man sa nalaman tungkol sa kasal ni Crystal. Ngunit masaya pa rin ang mga ito, they could see how determined they were, though Ace was still on his hard expression. They could also see hope in his eyes, nakatayo pa rin ito katabi ni Crystal habang nakatitig sa mga magulang. Well, then, I have a proposal to make. Pagputol ni Ellen sa namumuong katahimikan, walang nagawa si Crystal at Ace nang magsalita si Ellen. Nakikinig lamang ang lahat habang nagsasalita ito. Isang kakaibang proposal ang nais ng matandang Del Fiero na hindi malaman ni Crystal kung tatanggapin o kakalimutan na lang. Sa huli, kailangan ng dalagang magdesisyon. Isang masakit na desisyong kailangan nitong panindigan. Live, my son. Be with our family in Turkey and let the House of Osman decide your fate. Where do broken hearts go? Iyon ang laging tanong ni Ace sa sarili. Ilang taon na rin ang nakararaan, love and its consequences, was it really have to be so painful and lonely that he couldn't even determine why he was still breathing? Was it really have to be unfair that it still kept on hurting him?
Habang nakatanaw sa malawak na karagatan ng Surigao ay hindi mapigilan ang binata na mapamura ng paulit-ulit. The emptiness and torment that he was feeling was just too much, that he wished to stop breathing at all. However, he also wished that the thing that was keeping him sane would grant, sooner, that the impossible would be possible. Kilala siya ng lahat bilang makulit at masayahing abogado. Ngunit sa likod ng mapagkunwari niyang pagkatao ay isang walang kamatayang kahungkagan na nanirahan ng matagal na panahon sa puso nito, katulad ng malawak at walang katapusang tubig na natatanaw nito. The water may look fine and peaceful, but the waves of it still wanted to kiss the sand, to be look more beautiful, to bring the true life despite of its bareness. Are you okay, Ace? From nowhere, Ace heard Lara's soothing voice. It was his friend, Dario's wife. He abruptly turned his head to see her, and just like the first time he saw her, he couldn't help himself but offer her his smile. Ngumiti rin ito sa kanya at naupo sa tabi nito, tinapak pa nito ang braso niya, na parabang wala itong possessive na asawa na nanonood sa kanila. Then, she leaned her head on his shoulder, iling na lamang ang tanging nagawa ng binata sa ginawa nito. You kept on smiling, but I know you're hurting, mahinang bulong nito. Am I that obvious? Tanong niya dito na may halong kapilyuhan. Yes, maagap na sagot naman ito. Very obvious that your actions was telling me to slap you hard, so that you will be back to your senses, pabirong dagdag din nito. Natawa si Ace sa sinabi nito. Napakaprangka talaga nito pagdating sa lahat. Pakiramdam ng binata ay wala itong mate at tago dito. Lahat ng bagay ay alam nito, maging ang dahilan kung bakit nanatili siyang binata sa mahabang panahon, katulad na katulad ito ng kanyang si Crystal. His heart instantly contracted when he remembered the name. He stopped from laughing and looked back to the vast sight of the ocean and sighed heavily. Hindi na mataas ang araw kaya't malaya silang manatili at pagmasdan ang kagandahan nito na humahalik sa asul na dagat. The beautiful horizon was just like his salvation. Crystal, it was the same name that kept him hurting since time immemorial, the name that his heart desired. His possession, but, just like how fast she came in his life, she vanished quickly away from him, kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng kulog ang naging epekto nito sa kanyang pagkatao. What did you feel when you left Darius? Tanong ng binata. Kapag kwan, he didn't want to sound hurt but his voice still lacked conviction. Kapag naiisip nito ang nangyari dito, hindi maiwasan ng binatang dayain ang sariling damdamin. Malungkot, sagot naman kaagad ni Lara dito. You know what, Ace, that girl really loved you, as a woman, being away from the man we love is torture, but she made it, she did it, just to be with you in the near future, just to be worthy for you, I guess it is, mahinang wika na lamang ng binata. Ace couldn't help himself but remember the most painful time in his life, that was when Crystal told him that she was leaving, na hindi ito magpapapigil sa gusto nitong gawin, that she wanted to prove her worth to his family. He cursed non-stop in that certain moment. Mas gusto na lamang ng binata na magkaroon ng simpleng buhay katulad ng iba, na katulad ng mga ito, sana kasing dali lang para sa kanya na makasama si Crystal at ang kanilang mga anak. But, being in line with royal blood socks, hindi maari ang gusto niya kahit palumuhad siya sa mga ninuno ng kanilang pamilya. Do you miss her? Pagputol ni Lara sa namamayaning katahimikan. In every single second of my life, napabuntong hininga ito, I miss her and my kids. I know, she missed you too. Seryosong sagot naman ni Lara. Ace, hindi ako sanay na malungkot ka. Umahan ito sa pagkakasandal sa dibdib ng binata. Cheer up. Okay, this is Cal Len's wedding. Ikaw ang best man kaya tara na, pahabol pa nito. Tumango si Ace at pinilit na huwag munang isipin ang lahat. Nagpatianod din ito ng tuluyang tumayo at hinayaan ang kamay ng binata upang tumayo na. Sabay ang mga itong naglakad patungo sa reception ng kasal ni Nakalan at Karina, isa rin sa malapit na kaibigan ng binata. Isa yung simpleng kasalan, tel ang puti ang pumapalibot sa buong lugar, may mga bulaklak sa gilid nito habang simpleng mesa at upuan lamang ang gamit na naroon, halos bilang lang din sa daliri ang mga inimbitahan. Bukod pa sa dahilang, parehong ulila ang dalawang magpapakasal ay gusto rin ng mga ito ang tahimik na kasalan. Habang papalapit ay hindi maiwasan ni Ace na makaramdam ng inggit sa mga kaibigan. His friend Darius was very happy being a husband to Lara. Callan was about to marry too. Siya na matagal nang gusto ang bagay na iyon ay sadyang mailap sa kanya, o sadyang, hindi para sa kanya. His heart throbbed once more. It was just that, when he was desperate to shrug the thought, it kept on popping his head non-stop. Maraming mga bagay na nagpapaalala sa kanya,
Maraming mga alaala na hindi nito kayang kalimutan. His heart dwell on the pain, but it also keepang the memory, hopang and dreamang that miracle would come, and the love of his life would come back for him. How he wished that miracle would come, marahil sa mga nakalipas na mga taon yun na lamang ang tanging dahilan, para hindi sumuko ang binata sa naghihintay, tanging dahilan kung bakit nanatili itong matatag. His love for her made him the man, he couldn't even think he could. His love changed him for the better. Nang makarating sa mismong reception ng kasal, ay lihim na napailing na lamang si Ace, dahil sa mga titig ng kaibigan nitong si Darius. Kunot na kunot ang noo nito habang naglalakad patungo sa kanila. Kung nakakamatay lamang ang tingin nito, ay malamang hindi naaabot ang binata bilang best man. Dahil pinaglalamayan na ito, "Stop touching my wife, Del Fiero." Bungad kaagad nito, napangisi si Ace, "Stop being cringy, Darius." Inakbayan nito si Lara na mas lalong nagpakunot ng noo ni Darius. "Seriously, Lara is like a sister to me, calm down man." Hinalikan muna ng binata si Lara sa tuktok ng ulo nito. Bago iniwan at naglakad patungo sa altar, tinapik pa nito si Darius sa balikat habang mahinang tumetawa. Nang makita rin nito si Callan ay nagkamay ang dalawa at hinintay ang bride nito. It wasn't a typical extravagant wedding. Lahat nakasimpleng suot lamang, casual na puting damit at board short lamang ang mga lalaki, habang puting bestida naman sa mga babae. Ganoon din ang suot ng mga bodyguard ni Callan na nakita ni Ace sa may di kalayuan. Maging ang papi ni Lara ay naroon din. "Don't be nervous, dude," pag-alaw ng binata kay Callan. Bumaling naman ito at ngumiti, "I am not," sagot kaagad nito ngunit halata sa boses ang kaba. Umiling muli si Ace sa sagot nito at itinoon na lamang ang paningin sa entrada ng lugar na napapalibutan ng sunflower at daisy, paboritong bulaklak yun ni Karina na ginawa na rin nilang motif. Nang pumailan lang ang tugtuging "You Are the Reason" ni Callum Scott ay pumormal na muli ang anyo ng binata, kasabay ng bawat hakbang ni Karina, habang suot ang simpleng puting bestida nito ay tila bumilis din ang tibok ng puso ni Ace. He couldn't define the feeling he felt from watching her walking slowly along the aisle. Isa yung pangarap na tanawin para sa kanya, habang makikita ang mukha ni Crystal. Ace didn't even dare to blink, kahit nang makalapit si Karina sa altar ay tila na estatwa pa rin ang binata. His eyes started to water, parang pinaglalaroan siya ng imahinasyon dahil mula sa entrada kung saan nanggaling ang kaibigang si Karina ay nakikita nito si Crystal na umaalog ang balikat, habang nakatitig din dito. He even cursed himself when his hallucination worsened and saw her walking towards his direction. "What man, move," narinig nitong sigaw ni Darius. Ace didn't understand what he really meant, but his feet seemed to have its own mind that it slowly moved. Naglakad ito papalapit sa imahe, his vision was blurry but he didn't mind at all. Wala rin itong pakialam kung nakikita ng lahat ang kanyang pag-iyak. He was hurting, he was confused, he was happy. Ace's emotions were too much that when they met at the center of the aisle, he couldn't stop himself from sobbing. His shoulders were shaking too. Bakla na kung bakla, basta wala na itong pakialam, he cried in happiness, though he wasn't sure if it was his imagination that played him again. "I thought you will wait for me, bakit ka magpapakasal sa iba?" "Ako sa nito," mas lalong napahagulgol si Ace. It was the same feeling of euphoria every time he heard her soothing voices. Ang mabilis na pagtibok ng puso ay mas lalong bumilis, ang pagpatak ng luha ay naging sunod-sunod, maging ang pag-alog ng balikat ay mas lalong lumakas. He was like a crying baby at that certain moment, "Answer me," nahihirapan ding wika nito. When Ace confirmed that he wasn't imagining, he didn't waste his time, mabilis na hinawakan ng binata ang braso nito at hinela papalapit dito. He hugged her for a moment and felt the same intensity he was feeling from long time ago. It was still the same, the electricity and connection was still very familiar. Nang makuntento sa ginawa, ay pinakawalan nito ang nakatanga lamang na dalaga. May mumunting luha pa sa mga mata nito, na mabilis namang pinunasan ng binata, maging ang sarili nitong mga mata ay pinunasan din ito. Then he smiled and looked at her like she was his only salvation, that his life depends on her. Maraming nagbago dito, mataas at kulot na ang buhok nito na kulay blonde, her pale skin looked paler, mas pumayat din ito kung tingnan lalo na sa suot nitong shirt and jeans na pinarisan ng trench coat at boots, ngunit kahit ganoon, maganda pa rin ito sa paningin ni Ace, pinakamaganda sa lahat dahil ito pa rin ang babaeng kanyang minamahal sa mahabang panahon. "I will never get married not unless it is you," nahihirapang bulong ng binata.
Napangiti naman si Crystal sa sinabi nito, kahit pa ang puso ng dalaga ay sumasakit dahil sa sobrang kagalakan, you should never be, lima na ang bubugbog sayo. Crystal looked at her side, hindi kalayuan mula sa kinaroroonan nila ay naglalakad ang limang hulog ng langit para sa kanya. Tumingin din doon si Ace at nanlaki ang mga mata. Napamura rin ito sa nakita, lalo na nang makalapit ang limang anak nito, his carbon copy, his five boys. Your, I am, mabilis na sagot ng dalaga. She was pregnant when she left, she stayed in Antalya for months for her safety while her kids lived in Istanbul with their baba. It was a long story, hindi na rin importante pa para sa dalaga, ang mahalaga hinayaan na siyang makawala sa pamilya ng mga ito at makasama si Ace habang buhay. Crystal smiled at the thought, he touched Ace's face with her right hand slowly and closed her eyes, filling the hole in her heart for being apart from him for a long time, all the weight and sacrifices was worth it, all her pain were worth it. Ace, I love you, Crystal confessed, para bang silang dalawa lamang sa lugar na yun. Ace's heart ached in gladness, lalo pa nang magbukas ang mga mata ng dalaga at nakita ng binata ang ningning nito, his tears started streaming again, but, he wouldn't dare to not said the words that he was longing to tell her. I love you more, mahinang wika ng binata habang pinupunasan ang sariling luha. They smiled to each other, longing was evident in their eyes as they looked at each other intently, the feeling of nostalgia occupied their being, habang nakatitig lamang ang kanilang mga mata, na parabang nagkakaintindihan ang mga ito at may sariling isip, their eyes talked the things they didn't know how to express. But, the only one thing that Ace wanted that moment was to claim what was his, and he did, he pulled Crystal close to him and claimed her lips, then just like that, he was home. Finally home to the innocent love of his life, I am happy to have you. Crystal instantly closed her eyes as Ace's lips touched hers, hindi kayang ipaliwanag ng dalaga ang pakiramdam na muling mahalikan nito. It has been a long time since she wished to be kissed by him, yun nga lang, fate wasn't on their side, kailangan niyang lumayo para patunayan ang sarili at ang pagmamahal para kay Ace. They were missing like no one was watching them, savoring each other's lips like their life depend on it, ang araw na humahalik sa dagat ay tila ba masaya sa nangyayari sa dalawa, maging ang hampas ng alon sa buhanginan, ay nakikiisa sa damdaming namamayani sa kanilang bawat puso, habang ang mga matang nakatutok sa mga ito ay pawang masasaya at may ngiti sa labi. Nang tapusin ni Ace ang halik ay halos habuli ni Crystal ang mga labi nito upang halikang muli. Batid ng kanyang puso ang labis na pangungulila dito, kaya nang makita niyang nasa harap ito ng altar at naghihintay sa babaeng naglalakad patungo rito, ay halos ikamete na ng kanyang puso. She cried from the sight but her heart filled with happiness, when he walked close to her, I miss you so much, Ace, Crystal admitted. Nakasandal ito sa dibdib ng binata habang yakap naman siya nito, I never did forget you in every single second of my life, thinking of you means living, Chris, wika naman ni Ace, Crystal smiled because of his words, her heart melt once more for him, dahil maging siya ay hindi rin ito nakalimutan sa mga nakalipas na taon, hindi ka na ba aalis ulit? Umiling si Crystal, no, hinding-hindi na, we will be together for real, Ace, you, me and our kids, masayang pahayag ni Crystal. It was maybe impossible for them to be together, magkaiba ang lahi at pinanggalingan, iba ang sinusunod na tradisyon, Ace lived his life as a member of the ancient royal blood in Turkey, habang ang dalaga naman ay dalawa ang pinanggalingang lahi, their fam Iris poor had different beliefs, isa na nga nito ang pagsasakripisyo ni Crystal sa Osman family, para patunayan ang sarili. Hindi naman nabigo ang dalaga, House of Osman treated her good for the past 7 years, nagtrabaho siya sa bahay ng mga ito, she proved her worth and loyalty to the family, in exchange, she also learned a lot from her hard work and perseverance, in the end, Osman House released her and freed her forever with the help of Ilan Del Fiero, her soon-to-be father-in-law. I love you, wika ni Ace nang pakawalan nito si Crystal, tiningnan nito ang dalaga sa mga mata nito at ngumiti, I love you Chris, I love you then and I love you more now, hindi ko na alam kung kaya ko pang gumising sa umaga na hindi ka kasama, I might sound selfish but I wanted to marry you now, will you marry me? Sa narinig ay hindi napigilan ni Crystal na muling pumatak ang mga luha nito, she was overwhelmed by him asking her for marriage, ilang taon na ba? Nang sana ay nangyari ang lahat at nakasal sila, she couldn't even remember it, or, was it almost 18 years, Crystal didn't know, she didn't mind it, anyway, may mga bagay lang talaga na sadyang hindi napapanahon, it should always happen at the right time, and maybe, just maybe, it was their right time.
Don't ask me that, sagot ng dalaga, nagulat naman si Ace sa sagot nito. Nagtatanong ang mga matang na patitig na lamang ito kay Crystal, bumukas dili rin ang bibig nito ngunit walang namutawing salita mula dito. Ask our kids, instead, napangiti si Crystal at hinaplos ang mukha ni Ace, akala mo naman tatanggihan kita, piliang wika nito, napamura si Ace sa isip, ngunit, saglit lang ay napangiti rin ito, he thought, she would decline him, bagay na masakit para dito, your time is running, Mr. Del Fiero. Sa narinig ay walang sinayang na sandali si Ace, he moved backwards and grabbed Crystal's hand, iginaya nito ng marahan ang dalaga patungo sa direksyon ng mga anak. Crystal laughed because of Ace's aggressiveness, while the latter was filled with too much emotions he couldn't contain. Habang papalapit sa mga anak ay hindi kayang ipaliwanag ni Ace ang nadarama. It was as if a beautiful dream for him, that he was afraid to be awakened. Naghahalong emosyon ang pangungulila, pagsisisi sa matagal na pagkakawalay at hindi matatawarang kasabikan, how he wished to be with them. Ngunit, sadyang kailangan ng pagkakataon ang mawalay ang mga ito sa kanya, para mas lalo niyang baguhin ang sarili at mas maging matagumpay para sa mga ito, it was not chance but it was fate, katulad ng nangyari sa kanya at ni Crystal, pagmamahalan na puno ng paghihintay, upang maging mas matatag at matibay. You're smiling, are you happy? Tanong ni Crystal dito, hawak pa rin ang binata ang kamay ng dalaga kaya alam nitong nanlalamig yun, she looked at her kids and winked. Maging ang mga ito ay nakangiti rin habang nakatingin sa ama hindi kalayuan mula sa mga ito. I am very happy Chris, I don't know what to feel anymore, sagot ng binata, nang tuluyan silang tumigil sa paglalakad ay tila nahihipnotismo na lamang na nakatunghay si Ace sa mga anak, Crystal was right, it was his carbon copy, mula sa hugis ng ilong, bibig at pangahang mukha, maging ang kambal ay halos kapareho lamang ng hitsura ng triplets noong mga bata pa ang mga ito. Tristan Acer and Asus look so much of you, Leno got the shape of my face but still looks like you, do you have a magic spell that cast on me? You know, it's a bit not fair, wika ng dalaga kahit na ang totoo kinakabahan rin ito. From the sight, Ace couldn't contain the feeling anymore, so, he let himself to be drowned in his own feelings, hinayaan itong tumulo ang luha na kanina pa nito pinipigilan, he cried and wiped in front of his sons, umaalog ang balikat nito tanda ng pag-iyak, kapag kwan, ay dahan-dahan itong lumuhad sa mga anak na nagpagimbol sa mga matang nakamasid dito. I am not a good father, I may not considered as a father in the true meaning of the word, I am irresponsible, I am not good man either, but, love you with all of my heart, I love. Hindi na natuloy pa ni Ace ang sasabihin, mas lalong umalag ang mga balikat nito sa pag-iyak, maging si Crystal ay napaiyak na rin, dahil sa ginawa ng mga anak, Acer kneeled in front of their father and embraced him tight, sumunod naman si Asus at Tristan, hanggang sa palibutan ng mga anak si Ace ng mga yakap ng mga ito. It was a magical sight for Crystal, nagmistulang isang obra maestra sa kanyang paningin ang tanawin, hindi mapigilan ang kanyang puso ang sumakit dahil sa tuwang nadarama, tumitibok-tibok yon ng malakas kasabay rin ng mahihina niyang paghikbi. We wanted to marry your mom, right here right now, do you allow me? Tanong naman ni Ace nang humupa ang bigat sa dibdib nito maging ang bekig sa lalamunan. No other man can marry our mama baba, only you, sagot ni Tristan, tinulungan din nito ang ama na tumayo, baba. Dahil sa narinig ay binalingan ni Ace si Crystal, tumango ang dalaga ng nakangiti, unti-unti namang pinapakalma ni Ace ang sarili, kailan nga ba siya huling umiyak, hindi na nito alam. Hindi na rin ito alam kung kailan ito huling naging masaya. Ngunit, wala na yung kabuluhan para sa binata. Hindi na importante para sa kanya ang nakaraan, marry me now, Chris, marry me or marry me, wika ni Ace nang muling lingunin ang dalaga. Of course, kahit saan at kahit kailan Ace, now, where's my ring, pabirong tura ng dalaga. Napamura naman si Ace dahil sa sinabi nito, walang lingon-likod na tumakbo ang binata pabalik sa pinanggalingang kasalan kanina. Napailing na lamang at nagkibit-balikat si Crystal at sinundan nito. I need a ring now, iyon kaagad ang unang narinig ni Crystal nang tuluyang marating muli ang lugar, pinagmasdan ng dalaga ang mga naroon na nakakita at nahihiyang napatango na lamang sa mga ito. Nilapitan ng dalaga si Ace na abala sa pakikipag-usap sa kabilang linya, at niyakap mula sa likod nito, she smiled when she felt him stiffened. May sing-sing o wala, pakakasalan pa rin kita, calm down Ace, I will never say no to you, remember that, wika ng dalaga rito, now, if you'll allow me,
Mr. Del Fierro, marry me, kanina pa naghihintay ang mga tao rito. Sa sinabi ni Crystal ay tila maamong tupa na ibinaba ni Ace ang hawak na cellphone. Mabilis at eksperto ang mga kilos nito na humarap sa dalaga. Nagulat si Crystal ngunit napangiti rin kalaunan, habang mabilis ding sinakop ng mga labi ni Ace ang mga labi nito. Don't be such a cringe, go in front and marry her, you're making us wait and see your gay tactics, reklamo ni Darius. Itinaas naman ni Ace ang middle finger nito sa kaibigan, habang patuloy pa rin sa paghalik sa dalaga. Kapag Kwan, ay pinutol na nito ang ginagawa at nakangiting hinawakan nito ang kamay ni Crystal at inakay muli patungo sa altar. Ready yourself, Mrs. Del Fierro, pulala ni Ace, matagal na akong ready, Mr. Del Fierro, sagot naman ang dalaga. Katulad ng naging panaginip ni Crystal, kinasal sila ng simple ni Ace, wearing her jeans and his khaki shorts, walang singsing, walang abay, walang kahit ano paman, kundi tanging pagmamahal lamang para sa isa't isa. Fate might be cruel for them but their love was truer and purer, it was not impatient nor superficial, it was extraordinary, innocent and pure.